Marami raw sa mga pulis na may mga kaso dahil sa pagkakasangkot sa droga ang nasa serbisyo pa rin dahil sa mabagal na sistema ng kanilang paglilitis. Si President-elect Rodrigo Duterte nauna nang nagbabala. Balitang hatid ni Chino Gaston. Hanapin yung mga pulis na nagdodroga rin. Kaya kung kabaro ninyo, ayaw ninyo magkuhan, Army o Navy ang gamitin ko. But I will put to use the Armed Forces of the Philippines. Para ko yung mga police, hindi kayo ulin, o general ka, tawagin ko yung private sa Army. Barilin mo. Ganun lang ang paraan para mahinto ang droga. Ayaw ninyo kasi. Babala ito ni President-elect Rodrigo Duterte sa mga pulis na sangkot din sa droga. Sa datos ng PNP noong 2015, 68 na pulis ang may sari-saring kasong administratibo dahil sa paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Halos lahat daw sa mga ito, nasa serbisyo pa dahil sa bagal daw ng pagproseso sa mga kaso nila. Pulis ka, the more so na dapat istrikto din ang pulis because ang panuntunan niya namin is that kung nakakasira ka sa organisasyon, ay dapat lang matanggal ka. Maging ang National Police Commission o NAPOLCOM na nagdidesisyon sa mga reklamo laban sa mga pulis, aminadong may kabagalan ang lumang sistema. Pero pinaikli raw nila ang proseso. 4 na pirma na lang daw ang kailangan sa desisyon at di na rin kailangan ang DILG Secretary na personal na mga siwa sa paglilitis. We do not care about policemen who are involved in drugs. Automatic talaga, dinidismiss talaga namin kaagad yan. Pero kung si Duterte ang tatanungin, walang puwang sa lipunan ang mga pulis na sangkot sa droga. Gaya ng police chief ng Bayan ng Generoso, Davao Oriental na si Chief Inspector Arnold Olgachen na umano'y nakuhanan ng droga ng bihagin ng mga miyembro ng New People's Army nitong May 29. Ayon kay Duterte, sinalakay ng NPA ang mga pulis dahil sa reklamong mga pulis mismo ang nagbebenta ng shabu sa lugar. Shabu was being parlayed over there by the policemen, sabi niya. So what do we do, Mayor? Koildo, you have a kangaroo court there. You try him and sentence him to 20 years hard labor. Pero ang pahayag na ito ni Duterte, tila isang mapanganib na ideya. To say that it has its own system of laws, it has its own system of deciding cases, ano yun? Are we creating a new or a shadow government here? At sabihin natin na meron nga talagang mga krimen na nangyayari. It is not up to anyone, any civilian or any group of civilians to create its own system. Pinayuhan din ni Morales si Duterte na maghinay-hinay sa mga pananalita, lalo't tinitingala siya bilang susunod na presidente ng bansa. Chino Gaston, GMA News.